maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong give up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Good afternoon, magandang hapon sa inyong lahat. Muli na naman pong samahan ng inyong Mommy Becerio sa ating mga usapang patungkol sa retired or retire. Ayan. Ang paksain na bagay po sa aking mga kaedad, no? Mga seniors or golden agers, no? Ayan, kitang-kita sa aking t-shirt, millennials, pinagsamang millennial at senior, ano? At ito nga po ay isang katotohanan na atin pong kakarapin. But, lagi natin sinasabi, age is just in numbers. So, pag-uusapan po natin, miya-miya kasama si Paz na, aba, ito medyo late na nga siya na nagpa-re tar, bagong gulong, ano, patungkol sa mga exercises at mga diet upang patunayan po na wala pong huli. Meron pa pong magagawa kung ito ay ating sitting plan. Kaya nga po, samahan niyo po kami dito sa ating FEBC Radio TV, Moms at Heart, o di kaya man. Very simple, lalo na nga po dyan sa mga iba't ibang lugar na malayo po tayo sa connection. But we will always be connected. Kasama tayo sa pakikinig sa 702 TCAS AM 1. At ang lahat ng yan ay dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, Mommy Becerios would like to greet our guest. Magandang hapon sa'yo, Paz. At salamat sa pagsama mo sa akin dito sa pag-uusap-usap natin patungkol sa pagpapalakas ng mga katawan. Di po ba, no, mga momshies, ang atin pong paksain for this month of September ay may kinalaman sa atin pong tuon sa mga elderly ba, no? May mga seniors, ganyan po, golden agers, at iba't iba pa po na edad, no? Ng atin pong mga kasamang nakikinig, sumusubaybay, at yun nga po, may tanong, retired na ba tayo? Yung tipong, wow, ayoko na ng mga gawain, ano? Para ang sarap, no? Or are we retired? Ayan. Yung gulong, no, ng ating pong bagong landasin ay papalitan natin. From what we call the previous lives, ay papasok po tayo sa kakaiba naman. So we need a new tire. Ayan. At sa pagtutuunan po natin, kasama ko po si Paz. Ayan, kitang-kita niyo. Parang okay yan. Parang gusto ko yung sombrero mong isuot. Ay, siya po ay magbabahagi sa atin na kapag po tayo ay papasok, no, dito sa tinatawag natin healthy living, kung saan pagsasamahin si diet at si exercise together para sa ating pong katawan, ay magkakaroon po tayo ng hindi lang po malusog na pangangatawan, pati kaisipan po natin ay magkakaroon din po ng kakaibang kondisyon, di ba, no? And take note, kaya nga po siya ang aking na-invite dito, ay para po magbigay sa atin ng inspirasyon. Wala pong huli, dahil siya po ay nagsimula ng ganitong buhay-buhay noong siya nga po ay isa ng senior citizen. At ako naman po ay makikirelate din kasi I started that kind of lifestyle. Noon naman po ako ay pumasok sa golden years. Ayan. So medyo mas matagal na nga lang yung aking karanasan because I started when I was 50. And now I, 69 na pala ako biglang. So 19 years na pala, no? And sa biyaya ng Panginoon ay tuloy-tuloy po ang tinatawag na kalusugan mula sa diet at sa exercise. Ayan! Pas, bumati ka muna! Magandang hapon po sa bawat isa sa atin ngayon. Ma'am Besi, good afternoon po sa inyo. Sanay po ako sa kanyang tawagin ko siyang ma'am kasi naging teacher ko po siya. At magandang hapon din po sa lahat ng mga kapatiran natin at sa mga lahat po ng sumusubaybay sa inyo, Ma'am Besi. Yan, okay, ano. Kung nakakatuwa nga, no, estudyante nga ako ito many, many years ago. Parang hindi pa yes, mga po lola ako ng panahon na yun, ano. And siya po ay isang guro
din po nag-cross ang aming landas, no? Dahil may pagnanais po siya na maging isang professional na guro para sa mga batang maliliit, no? Early childhood, ayan. At ngayon naman po ay tamang-tama siyang example dito sa ating pinag-uusapan na retard. Kasi mula doon sa siyang, di ba araw-araw nagtuturo ka dati, no? Sa isang paaralan. Pasok ka ng parang naghahabol ng oras kasi may oras yung mga bata, no? And now, nandito ka sa retired, no? Nagbago ka na ng tanas. At ang iyong passion ay miyembro ka nitong grupo na ito. Na, ano nga yung pangalan ng group ninyo? Pero po akong dalawang grupo po. Isa po ay yung God First Christian Community. At saka po yung Local Fasting Holistic Wellness po by Dr. Iris Radev po. Aba, talaga naman. No? Bagay po siya doon sa salitang retire. No? Kasi ang kanya pong gulong ngayon ay pinalitan niya. At mukhang, tingin ko sa iyo, aliw na aliw pa dito sa bagong pinasok mo na ito. No? Meron ka pang doon po sa ating mga sumusubaybay sa ating Facebook, ay kita po natin, no, sa post natin yung kanyang before and after. Inspirasyon sa iyo yun, ano? Yung nabago yung hubog ng pangangatawan, di ba? At gumaan ang iyong pakiramdam. Okay, tanongin kita, no, para mas lalo nating maibahagi ang isang inspiring na decision na yan. Ilang taong ka nagsimula dito sa sinasabi nating kakaibang tire of diet and exercise? Ilang taong ka? 61 years old na po ako, ma'am. 61 years old po ako nang ito ay aking subukan at naging maganda naman po ang resulta sa akin. And now that you are 60, ano ka ng edad ngayon? Ilang taong ka na ngayon? So para alam natin ilang taong ka na ritong nananatili sa iyong bagong gulong. 64. 63. 63, okay? Ah, okay. So, parang mga 2 years pa lang, more or less. Ayan, di ba, no? At kumbaga sa gana, talagang sobrang ginaganahan ka rito. So, nung ikaw ay nagsisimula dito, ano ba yung parang nagbigay sa'yo ng susi mo? Bakit parang, hindi, ito yung gusto ko ngayon gawin. Ayan, anong simula nito? During pandemic po, ma'am, nakaranas po ako ng mga pananakit ng mga katawan dito po sa lower part ng katawan, naging sa dito po, lalo na po itong mga daliri po, na kung saan sobrang sakit, hindi mo ma-fold na ganyan. Tapos po ay bilang nanay, masakit po sa loob natin na hindi natin magamit yung mga kamay natin sa pagsiserve natin sa ating mga mahal sa buhay. So, dalawang klase po yung iniiyak ko. Yung pain dito, tsaka yung pain sa loob na hindi ko po magawa yung mga normal na ginagawa. And so, nagpa-konsulta po ako sa isang doktor at nabanggit niya po doon na meron ako mga early sign nung tinatawag na sarcopenia. Yung sarcopenia po, yung medical term po nila na kung saan yung may paghihina na ng mga muscles sa ating mga katawan at unti-unti na itong nagde-decrease yung muscle mass po natin. So, nag-cause po yun ng mga pain sa buong katawan natin, kung saan-saan niya gustong sumakit, minsan sa may paa, minsan sa likod, sa lahat po ng katawan ng lahat po ng parte ng katawan ko ay nagkakaroon ng mga pain. Yun po. Pero salamat sa Panginoon. Ayun po. Ayun po sa natagpuan ko na lifestyle. Naging maayos po ang lahat. At nag-i-enjoy po ako. So, in itong pag-exercise mo, everyday mo ito ginagawa? Opo, everyday po. Pero ginagawa ko po yung MWF sa upper part. TTH sa lower part. Saturday po, full body. And then Sunday po, nasa church. Yes, on Sunday. So, alternate po siya. Pero everyday po talaga. Opo.
Well, okay, mahalaga po, no? Kasi ang ating pong katawan din, dapat nire-rest natin. So, hindi yung Opo. everyday na kailangan, sige-sige, no? At yung sinabi mo, may upper, may lower, yan. Para po balance, eh. Kasi minsan, hindi naman naa-atensyonan yung lower, like yung mga legs natin, ano? Kaya, ano, yung pong mga iba, parang hirap na hirap umakyat ng hagdanan, no? Hirap na hirap silang Opo. umakyat sa hagdan. Eh, iyon po ay isang palatandaan. Una, kung hinihingal ka sa pag-akyat sa hagdan, ops, mukhang sa puso, yan, ano, baka merong bumabara-bara dyan, ano. Ngayon, kung ang pag-akyat naman po natin sa hagdanan ay yung hirap natin, yung legs, no? Di ba, no, pas? Pag legs, Opo. sa kalakasan naman yun ng muscles, di ba? Opo, opo. Sa lakas ng muscles Dun. yun, di ba? Oo, Opo, yan. doon papasok talaga ang exercises. Pasok ang mga exercises. So, iniintindi-intindi ko yung sinasabi mo. So, mga mamshies, ayun po, no, merong unang nangyari. Naalala ko kasi meron na rin ako mga naging guest dito. And yun namang isa na yon, ang kanya namang naging pantulak ay nagkaroon siya ng borderline ng diabetes. Kasi ang laki ng kanyang katawan, talagang sobrang nag-gain siya ng nag-gain ng weight. Kasi ang kanyang kinakain ay natatawa nga ako, sabi niya parang 10 pandesal, parang yun ang regular na kinakain. 10 pandesals, pagkatapos meron siyang drink, no? Na di rin nakakalusog yung kanyang drink, no? And dahil doon, lumobo-lobo siya, tapos mga pansit, mga ganyan, di ba? Tapos ang diet ng Pinoy, di ba, yung mga kakanin? Sige. So, bigyan mo nga kami una niyang iyong pampagana ng tinatawag nating dynamic warm-up exercise. Anong mga panimulang gagawin dyan? So, kung mag e-exercise po tayo sa upper part ng ating body, most probably po ang ginagamit natin mga kamay, dito po, yung arms, saka shoulder, kasama na rin po yung neck, no po, kasi connect-connect po talaga siya. So, mahalaga pong ginagawa ito para nga sa mga ma'am kanina na maihanda yung katawan natin into the following activity, which is the resistance training. Bali po, nag-i-increase po yung ating heart rate, yung ating blood flow, yung ating temperature kapag ginagawa po natin to. So, hindi po nga, sabi nyo nga po kanina, hindi tayo sasabak agad-agad doon. Talaga pong inire-ready po natin ang katawan natin. Pwede pong isipin nyo na simple lang siya, pero yan po ay readiness. Ano po, close sa mas mabigat open, na gawain. Close open. Open lang. Yan. Kasi po, ito po yung number one po talaga na ano eh, na magigrip doon sa... Ay, mga daliri. Po. So, kung ano po ang gagamitin mong weights, ang mga daliri po ay talagang magiging active siya dapat. So, ginigising po muna natin siya. Niro-rotate yung ating mga wrist. Ganyan. Ikot-ikutin sa yung kabila ating din. Opo. Wrist pulso. Yes. Ayan. Dahil siyempre po, yung yan mga ano natin dito ay kailangan din ready. Kung kailangan din po yung dito po, ang shoulder natin, iro-rotate din po. So, yung pong mga, opo, yung pong mga simple warm-up exercises po na ginagawa natin, ay pwede nyo pong gawin 16 counts sa siguro mga hanggang 2 set po pag beginner po. Ilang bilang? No? Ilang bilang 16. Yung close open natin? 10? 20? 16. Pwede pong 16 counts. 16 okay. Counts siya 16 na counts. 2 set. So, 16 okay. Na ganyan, tapos another 16 set. Close open. Yeah. Yan, okay. Tapos then, yung rotate kanina ng yeah. Shoulder mo, nakita ko. Parang palabas. Arimunding. Tapos paloob din, ganon. Kasi pag ni-rotate natin si Opo. Shoulder palabas, 16 di po ba? Na palabas. Oo, paangat, ganon. Tapos papasok naman yung isa, di ba? Para isang, para ano yon, balance. So 16 na palabas, 16 na paloob.
Yun. Okay, oo, yan. Opo, Lance po. So, ang mahalaga po kasi dito, talagang na-ready po tayo na maigi sa susunod na activity natin. Yan, okay. So, mga mamsis, no, kung kayo po ay nag-view sa susunod po natin na slide or ano, makikita po natin yung video na ipinapakita sa atin. Let us assume for today that I'm going to do my arms exercises. And for our dynamic or warm-up exercises, let's do some movements like this. Three, four, five, six, seven, and eight. Other side. Six, five, four, 3, 2, and 1. Okay, let's stretch our fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Shoulder exercises. 1, 2, 4, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. By then, we are little by little preparing ourselves for the coming exercises for the arms. Napakasimple, no? Monding-monding ka lang na ganyan, di ba? Yung ginagawa natin ng mga bata tayo sa ating mga babies. And then si closed open, di ba? Hindi yung ginagawa natin sa ating mga babies, ano? And then yung shoulder natin na rotate palabas at paloob. Yan. Okay. So, okay na yun. Napakasimple naman po pala, no? Parang, 16 na counts lang. Pag tinignan niyo po sa video, parang it's really very, very short. Okay. Now, patapos yan, papasok tayo sa ating tinatawag na progressive resistance training. No? Progressive, ibig sabihin, umaangat, no? Tumataas, no? Yung ating binubuhat, yung bigat, no? Yung ginagawa. Tama ba yan? Okay. So, ano naman yung nakapaloob dito? Okay. Nandito po na tayo sa resistance training progressive activity po. Ano po? Bakit po natin ito tinatawag na progressive? Kasi po, tayo po ay iba-iba po tayo ng health condition. Iba-iba rin po tayo ng pacing, ng body composition, magkakaiba rin po, at iba-iba po tayo ng readiness. Ano po? So, yung madali sa akin, baka mahirap sa inyo, or yung mahirap sa inyo, ay mahirap din kay ma'am, o yung madali kay ma'am, ay mahirap sa akin. So, ganun po, ano po? So, may progressive po tayo talagang babantayan. Hindi po, nakita lang natin yung sample sa video sa YouTube na ganun, ay gagayahin na po natin. Ano po? Meron po tayong i-consider yung po mga binanggit ko kanina. Body composition, yung age po natin, yung health condition, at kung ano-ano pa po. Ang ating po mga sarili ay mas nakakaalam po kung ano po yung readiness na meron tayo. Ano po? Ganun din po sa mga equipments, wala rin po tayong lusot. Ano po? Hindi naman kailangan kasi na dapat mag-ganito ka pa eh. Kung yes wala po kang ganito, po, yung mismong katawan mo po ang gagamitin. Pakita ko po yung mga ginagamit ko lang po, mga empty bottle water ah, lang talaga, po. Nilalagyan po lang po ng tubig. Color at sila na po yung nagsisilbing dumbbells ko. Dumbbell. Progressive po kasi nag-uumpisa ako sa magaan sa mismo po. So po. So give yourself some times like 1 to 2 weeks kung sanay na po kayo dito sa mas
magaan, lipat na po kayo dun sa next level, kaya progressive, hanggang sa pinaka mabigat na kaya nyo ng dalhin or buhatin po, para po ma-maximize yung pag-gain po ulit ng ating nawawalang masit. Kasi unti-unti po talaga yung nawawala eh. By age, nawawala po, at saka lifestyle. Ngayon po kasi, younger group na eh, na nakakaranas na ng sarcopenia. Mm-hmm. Hindi lang po tayong mga seniors. Dahil yes. po sa lifestyle na nangyayari. Habit, at saka po yung workplace po kasi nila ngayon din. At yung nature ng kanilang work, laging work from home, matagal nakaupo. Kasi po yung 6 hours straight na nakaupo, eh, hindi na po maganda ang dinudulot sa katawan natin. So, mas maaga pong napapadali yung aging nila process ng mga generation ngayon. So, ano man po ang maging dahilan ng pagkawala o pagliit ng muscle, meron naman pong good news. May solution naman po. Meron po tayong pwedeng magawa. Ma-fix po natin to sa simpleng paraan, natural na paraan. Hindi na po natin kailangan gumastos. Hindi po natin kailangan ng malaking space kahit sa ating sariling kwarto, sariling bahay. Pwede po natin itong gawin. Ayun po. Yan. At sa susunod na video ay mapapanood natin yung napakasimple, no? In fact, 1 minute lang itong pagpapakita sa atin ni Paz, no? Patungkol naman dito sa progressive, no? Resistance training. And for now, I'm going to show you an example of progressive resistance training exercises by the use of our resistance bands. Okay, for beginners, use it comfortably and simple exercises will do like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 counts. And if you're ready, give yourself sometimes like 1 or 2 weeks for transition into the next level. And for level 2, adjust your bands and make more challenging movements like this. 1, 2, 3, 4, 5, stretch your arm further. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16 counts. You will notice that your body is adapting little by little to your daily routine. And remember to always celebrate small success. And by this, you will be more ready to do our daily task, daily chores at home. Remember that consistency is always the key. O mga mamshies at mga lolas, mamila, no? Marami na po ba tayong mga napupulot na mga kung ano-anong ideya? Pero ang maghalaga po at tunay naman na mas makakabuti ay kung gagayahin po natin. At napakasimple naman po ng mga sinasabi at hindi na po kailangang magastos. Paano? Yun, sa oras lang talaga lalagyan natin ito ng disiplina sa atin pong sarili. Okay? Dalawa na po yung ating na
take up una yung ating paghahanda, which is the warm up, no, na napakahalaga. Kailangan gigisingin, paluluwagin muna yung ating mga kasukasuan, ano, at napakasimpleng mo monting-monting lang gano'n. Parang naaliw ako dun sa gano'n lang pala ang mga gagawin, no, very simple. And then pumunta tayo dun sa progressive resistance training. Okay, pero sa lahat po ng ating mga ginagawang ito ay hindi po tayo pwede lang na wala lang. Let us be conscious sa atin pong gagawin and let us count the cost. Dahil we will count the cost, ay pakinggan po natin ang ating counting momshi, si Momshi Rom, para sa kanyang pagbabahagi. Ano yung mga dapat nating bilangin na mayroong kinalaman dito sa ating pagpapalakas ng katawan? Magandang araw mga momshis. It's already September. And a few months to go, and we will be leaving 2023. We will be entering a new year. And di ba, each time that we enter a new year, meron tayong mga traditions that we usually observe. And one of the most popular is that we have our New Year's resolution. At isa din sa mga popular na resolutions ay that we set a target or a goal concerning our physical wellness, ang mag-diet and then mag-exercise. Ikaw po, Ma'am Shea, isa sa mga nag-set din ng kanyang goal last year or this year that you will do a diet and exercise. Kumusta na, na ipagpapatuloy ba? Or are you already hitting your goal for this year? Or ikaw ba yung tipo na promise gagawin ko na to, mag-diet, mag-exercise na ako. O whichever you are there, ikaw ay nakapag-umpisa na mag-diet or mag-exercise or nagpa-plan ng mag-diet at exercise for next year, don't lose hope, don't lose heart. Before you do that, maupo muna tayo and let's talk about it. Let's count the cost. And for you to easily remember what are the costs that would entail this target of yours of having a good physical condition for next year, I have the acrostic diet. It's para mas madali para sa inyo mapipilihan. Letter D, determination. Kailangan determinado ka or prosigido ka or disigido ka to really hit your goal of trimming down, of becoming physically fit for next year. Letter I, instructions. Maaaring ko yung tipo na mahilig mag-Google, nag-research ng tungkol sa mga diet, sa mga exercise. I would like to suggest, Ma'am Shi, that you also seek professional help para maging maganda ang daloy ng iyong pagda-diet at exercise, kasi mas mainam na rin na you are also guided by a professional in your diet and exercise. Letter E, encouragement. Mahirap pa yung mag-hit ng target, no, na magpa-sexy or maging physically fit. You need an encourager. You need someone who will motivate you to go on, to keep on, to move forward, and to hit your target. Especially kapag may mga panahon na napakaraming okasyon, maraming pagkain na ibigay sa'yo, no? What will you do? Sasabihin mo na lang ba, ah, sige, bukas na lang ako mag-diet, bukas na lang ako mag-exercise. Okay? So, you need an encourager, a buddy with you who will encourage you na paalalahanan ka, oy, di ba may target ka na mag-diet? And also, an encouragement will be from the Word of God, na mahirap man mag-diet or mag-exercise, sabi sa Bible, diba, that you can do all things through Christ that gives you strength. And lastly, letter T, time-bound. Time-bound, ibig sabihin, if you plan to trim down like a certain number of pounds, then kailangan nandoon din yung hanggang kailan mo pa dapat mag-diet, kailan ka ba mag-uumpisa. So it has to be time-bound. And okay, pwede rin ang letter T, target. Target, ano ba ang target mo? Pounds? Ikapapayat mo? Or ano ba yung goal mo? Or yeah, what target would you like to hit for your
template for next year or for whatever year that would that be. So that's it, Mom Shees. Diet, determination, instruction, encouragement, time bound or target. So whatever your goal will be with regards to your diet or exercise, umupo ka muna and count the cost. Ayan, maraming salamat, Ma'am Shirom, sa iyong mga ibinahagi sa atin na count the cost. Diba, ating mga pinapahalagahan at mga iba't iba pong bagay na kailangan tuunan. But this one, atin pong pinag-uusapan sa atin pong mga senior, mga umiidad-idad na. Ako parang bigla akong, pa 70 na pala ako, no? 60, isa na lang. 60 na lang ang aking, isa na lang, no? Pag 70 na. Okay, so nandun na tayo sa dulo. Siyempre, nag-warm up, nag-resistance na tayo, no? Progressive resistance. May dapat ku-cool down tayo. Ano ba ang kahalagahan ng cool down? Okay. Ganito po kasi yun. Yung kanina po, yung ating warm up, sabi doon ay mayroong paghahanda sa heart rate, mga body temperature. Ito naman po, slowly nilo-lower down naman niya po. Kasi di po ba naging super active tayo for 30 minutes or more. So ito naman pong exercises na ito, static exercises, ay kinu-cool down, minu-warm down ating katawan. Ano po? So kung mapapansin nyo po, may extremely ano sila, difference. Like ang warm up po, may kilos. May mga kilos na nangyayari. Pag naman po sa static, yung stretching po siya at yung pong position nyo na ginagawang stretching will be like 30 seconds na i-hold nyo po for 30 seconds. Kunyari po, i-stretch nyo yung hand nyo, i-hold nyo po siya. Wala po siyang repetition ng action na nangyayari. So, i-stretch lang po siya, hold for 30 seconds or more. Ganun po siya. Yun po ang pagkakalma ng ating pong mga napagod na katawan during the exercise period. Ito pong dalawang ito, si warm up at si cool down, ay kailangan po para maiwasan po yung mga injury na possible na mangyari during our exercise. Kasi po kung hindi siya handa at hindi rin po siya na-cool down, maaari po tayong maka-experience ng mga sintomas ng injury kung may mali po sa ating mga nagawang execution. Kaya mahalaga po yung tamang form po. Ano po? At makikita din natin gaya kanina ang mga cool down, mga activities na ni Paz, no, na ipapakita niya sa atin na nakaka-relax po ito. No? Parang pagkatapos nitong cool down na to, parang ang pakiramdam mo, very light, di ba? Parang very light, yeah. Lalo na kung iinom ka ng tubig, yan, pagkatapos nito, at mahalaga po yung nag-hydrate tayo. Kasi pag tayo po ay nag-exercise, ay nagpapawis ka dapat. And so dapat ay umiinom po tayo ng tubig. Ayan. For our static cool-down exercises, let's stretch our arms and hold it for 30 seconds. And let's do it also at the back. Hold it for 30 seconds. Okay. For 30 seconds, and to the other side. Set. So, wag na po yung mga kung ano-anong iniinom, no? Binigay sa atin ni Lord na the best na inumin ay
tubig. Ayan. Tubig. Siguro hindi namang malinis ano, ang ating pong iniinom na tubig. Okay. So, nakakatuwa na no, itong ating pinag-uusapan about exercise. Okay, ngayon naman ay pupunta tayo doon sa isang bahagi. And this is the partner. Kasi kung exercise po minus diet, wala din po yan. Wala din po tayong mararating. At baka magkaroon pa tayo ng mas lalong problema kung hindi po natin sasabayan lang diet yung ating ginagawang exercise. Ayan. So, bago po natin pag-usapan, ay pakinggan muna natin ang mga dagdag paalala mula kay Mommy Weng Del Rosario sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the spirit. Maganda at masiglang hapon po sa ating lahat. Minsan ay natanong ko si Nanay Nita Reyes, ang nanay ng aking mga amo, nang namamasukan pa ako. Kung ano ba ang kanyang sikreto sa pagkakaroon ng masiglang katawan at matalas na isipan kahit may edad na siya. Naibahagi niya sa akin na sa edad na 40 ay hindi na siya nagkakain ng karne kundi butas, gulay at isda na lamang. Totoo nga, sapagkat tuwing kami ay bibisita, laging may prutas sa kanyang mesa. Isa pang pinagkakabalahan niya ay ang pag-garden. Ang buong paligid ng kanyang bahay ay puno ng halaman at may mga gulay pa. Nasaksihan ko ang disiplina ni Nanay Nita pagdating sa kanyang kalusugan. Kaya naman hindi nakapagtatakang marating ang edad niya ngayon. 97 taon na. Malakas pa ang pandinig at maging ang kanyang paningin. Maliban sa magandang halimbawa na nakita ko kay Nanay Nita, ay napagtanto ko rin ang kahalagahan ng tamang paghahanda para sa kinabukasan. Sa kabila ng pag-iingat sa ating kalusugan, ay darating pa rin ang panahon na tayo ay gagastos sa ating pagpapagamot. Kaya minabuti po naming mag-invest para dito. Sabi nga, your health is an investment, not an expense. Naranasan din naming magkakapatid ang bigat sa pinansyal na pangangailangan nang lubhang magkasakit ang aming ina at nahantok pa sa pagpanaw niya. Mula noon ay nag-usap-usap kami para sa magiging pangangailangan naman ng aming ama at dumating na nga po ang panahon na hindi na kami nagproblema dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Kapag tayo ay may ipon, ito ay nakakatulong din sa ating kalusugan sapagkat nababawasan ang ating pag-aalala para sa ating kinabukasan. At upang mapakinabangan pa ang inyong pinaghirapan, ingatan po ang inyong kalusugan. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mommy Weng, para sa iyong paalala, dagdag sa aming mga pampatibok sa pusong ina, ang iyong heartbeat portion. At ngayon naman po kami ni Paz ay darako na dito sa panghuling bahagi. And ito pong panghuling bahagi na ito ay may kinalaman naman sa pagkain, no? What we eat, no? What we take in at pakikinabangan ng ating katawan ay yun po yung ating mga pag-uusapan, no? Sa diet po kasi, di ba, ano, ang mahalaga dyan ay ano? Ano ang kakainin? At, ito yung major challenge, eh. Gano'ng karami? Kasi minsan, ano eh, sumosobra, di ba? Pag sumosobra po, hindi lamang minsan itatapon. Okay lang kung itatapon ng katawan natin, ano, lalabas. Pero minsan, hinuhoard ng katawan. Hinuhoard ng ating katawan, ano, tinatago niya, iniimbak ng ating katawan. At yun po ang hindi po makakabuti sa atin. Ayan. Okay, so, nung ikaw ay nakaisip nitong tinatawag na pagbabago na iyong gulong at age of 61, ayan. So, may pag-asa pa, no, kahit na senior. Ano yung mga unang binago mo? Ano ba yung favorite mo na inalis mo? Yan, siguro maganda. Ano yung favorite mo na inalis mo? Na pagkain, yan? Yes. Tulad po ng nabanggit ko kanina, tigakainta ako. Number one po talaga na aking nilimitahan ay yung mga kakanin.
Kasi po ang kainta po, ang kainta po ang nagsusupply ng mga kakanin all over Metro Manila at maybe sa ibang probinsya po. So amoy pa lang niya, sarap talagang na, no? Matatakam ka na. So yun po yung isa sa mga una kong na-eliminate na intentionally po kailangan kong i-eliminate kasi po high carb na siya, sugary pa siya. Siyempre po, ang mga kakanin, hindi yan mabubuo kung walang pagpatamis. Hindi rin po mabubuo kung walang rice or flour. So, kumpleto-pleto po yung kanya ingredients para tayo magkaroon ng inflammation sa ating mga katawan. At isa po yung sa pagiging sanhi ng ating mga pagsakit-sakit. Ano po? So, yun po ang talagang number one po. Ano pa ang iyong favorite na inalist? Pandesal po. Kasi pandesal. Yung pandesal po talaga. hindi tayo Pilipino, no? Pag hindi ka kumakain ng pandesal. Kape. Opo. Opo. At ang pambao naman na pandesal, merong ng jam, merong jam. Pang peanut butter. Ano po? Tapos pandesal. Masarap yun eh. Sarap. Opo. Tapos naka 3-in-1 ka na kape. So pag kinuwenta po natin lahat, ilang sugar intake ko nung araw na yun, sabi nga po ni ma'am kanina, nag-accumulate po sa ating katawan yung mga ating ini-intake. Hindi po lahat yon ay na-flush out agad, kundi nag-i-imbak po siya at nagkakaroon po sila ng pagkukumpul-kumpulan, nagkakaroon po sila ng busy sila doon gumagawa ng mga bukol, busy sila gumagawa ng kung ano-ano na ikakasira ng katawan natin. Little by little po, hindi lang po natin nakikita agad. Pero pag tayo po ay pumunta sa laboratory, ano po, yung mga resulta doon makikita na. Ayun. Ay, ang taas pala ng ganito ko, ang taas pala ng ganon. So, yun po talaga yung na-consider ko po nung ako ay nag-change lifestyle, lalo na po sa pagkain. Kasi po, 80% po ng ating health ay attributed po sa kung ano yung kinakain natin. 20% po yung ginawa po natin, activity kanina. So, without the partnership of these two, ay magiging imposible po yung ating retire na pinag-uukulan. Ano po? Pero pag pinag-partner po natin silang dalawa, talaga po 100% po sa kalooban ng Panginoon talagang ibabalik niya po yung sigla natin nung tayo 18 years old pa lang. Ano po? Pati yung pakiramdam mo na yung ganong kagaan katawan mo before, nababalikan mo, ay, nakakaya ko na ulit gawin to kapag ganito na ulit ako. Pati yung mga damit na hindi mo na naisusuot. Nasusuot mo na. Kasi, tambay, susuot ko na. Di ba po? Parang, sabi ko nga po, always celebrate small success. Kung may makita po tayong maliit lang na tagumpay sa ating journey, i-celebrate po natin kasi talagang bonus na po ng Panginoon, di ang mga senior, ang makaranas ulit ng kaginhawahan ng katawan in a very natural way po. Walang gastos, wala kang iisipin na kailangan mong may bayaran na ganito o na ganito. Hindi po, talagang in a very natural way po. Sa pag-i-eliminate lang po natin ng mga pagkain na hindi kaaya-aya sa ating katawan, ay malaki po magiging resulta nito. Ano po? So, yung portioning po, ano, punta po tayo doon kasi sabi po ni ma'am kanina, gaano kadami ang kailangan natin kainin po. Yung portioning po ay mahalaga rin po yun. Sabi nga po, lahat ng two things in moderation sobra ay hindi po nakakabuti sa ating katawan. So, kung ma-eliminate po natin sana yung mga bagay na or pagkain na mayroong mataas na sugar or carbohydrate. At i-increase po naman natin yung mga mas essential like yung protina po, na kung saan, pagka po tayo ay loaded with protein, mas matagal po tayong makakaramdam ng gutom. Mananatili tayong busog for
a long period of time rather than kung puro loaded lang po tayo ng carbohydrates at saka sugary. Ano po? So, ano kadami? Tamang portion lang po. Alam naman po natin po yun sa ating mga consciousness na alin po yung mga mas healthy. Ano po? Yun po yung portioning na pinag-usapan natin. Gano'ng kadalas naman po? Kapag po kasi in-eliminate natin yung mga sugary at saka starchy food, hindi po tayo madaling ginugutom. At dahil po dyan, nagiging mas less po yung urge natin to eat. Ano po? So, yung 3 meals ay sapat na po. Yun. Sapat. Minsan nga po, kasi po, hindi ko pa po talaga ramdam ang pagkagutom dahil in-eliminate ko po yung mga sugary at saka starchy. Kasi siya po talaga yung nagdudulot ng pag-akyat at biglang pagbaba ulit ng ating hunger. Gustong kumain ulit. Ano po? Discipline talaga pa sa ano. Opo, isa pa rin, ano? Ang nakakatuwa po, no, mga mamsis, yung, di ba, parang gumanda yung katawan natin, no? Yung bewang natin dati na parang nawala na sa hubog. Ngayon may hubog na, yan, ano? Kasi nga, na-trim down ulit tayo, no? At ikaw, no? Dumitang katawan mo from before? Opo. Oo, yun from din. From XL ilang to pounds XS. Ang nawala sa'yo? From 55 po to 40. So, wow, 50? 15, ano, kilos yan eh. Mm-hmm. Oo, so 40 kilos ka na lang ngayon. Wow, talaga na ba na? Kaya nga po, so, parang iniisip ko siguro. May kinalaman kasi yung ating timbang sa ating taas, no? Yan, opo. Sa ating taas, no? So, kung tayo po ay medyo mas maliit, abay, dapat mas mababa ang timbang natin. Hindi yung mas maliit ka na ang talo pa yung mas matangkad sa'yo sa timbang, di po ba? At yun nga po ang nagiging problema natin. Okay. So, dito po sa ating kwentuhan ngayon ay tunay naman na amin pong pinatunayan, no, na age is just in numbers. Kung tayo po ay merong gagawin sa ating pangangatawan in relation sa exercise at ito po, 20% lang pala yung exercise na ito, no? Samantalang sobrang disiplina po ang exercise. Minsan, mapapansin mo, no? Ako kasi pag nandoon ako sa aking stationary elite na bike, yung gumaganyan pati kamay, no? Yung paa mo, gumaganyan na, yung kamay mo, gumaganyan. Parang sabi ko, tagal-tagal naman ng 5 minutes. Pero pag nagaganyan tayo sa Facebook, ano, 20 minutes, hindi natin nararamdaman. Pero doon po, parang... Hello, ang tagal mong talagang didisiplinahin yung katawan mo na. Hindi ka pa bababa dyan. 20 minutes ka pa dyan dapat. Kailangan 100, aabutin mo yan. Parang gano'n, ano? And kailangan po talaga dito ay disiplina. Pero ang pinakamahalaga po, it is our body. Therefore, we must be accountable. Wala pong kahit sino. Dapat sa atin ay parang sisihin natin. Ano, tayo rin po kasi ang gumagawa ng desisyon. At isa pa, no, paalala po, no, sa mga kagaya po natin na mga yan, umiidad na, mahirap kasi nagiging pabigat tayo, no, sa ating mga anak, sa mga pamilya natin, lang dahil dun sa ating kalusugan. Kaya kung tayo po ay magkakaroon ng mga practices, no, na makakatulong po, no, sa ating kalusugan, una sa Panginoon, pero meron po tayo accountability, ay maganda po na tayo ay dumugat doon sa sinasabi niya. So, Paz, ano ang iyong panghuling paalala sa atin? Okay po. Ito pong ating pinag-uusapan ay malawak po, ano po, dahil po ang ino-offer po sa atin nitong mga activity na meron tayo ay hindi lang po nakakahon sa senior citizens, ano po. Ito po ay para sa lahat, may sakit o wala, matanda o bata. Tayo pong lahat ay, sabi nga ni ma'am, ay may accountability sa Panginoon, ano po. At napakalawak po nito dahil
mas lalo po tayong magiging productive sa ating mga sarili-sariling tahanan, sa ating sariling community, kung tayo po ay laging healthy. Kaya, yun po, i-enjoy po natin ang journey na to. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kasama po natin siya. Yes, okay. So maraming salamat sa iyo, Paz, at sa atin pong mga kasama. Sana po nakapulot tayo ng kung ano-ano pong bagay mula sa kanyang na-share. Diyan na naman po nagtatapos ang isa nating pagsasama-sama dito sa programang Moms at Heart. Ako nga po ang inyong Mommy Bessie Rios para po dito sa programang humuhubog sa ating mga pusong ina. Pero hindi po tayo magtatapos nang wala tayong isang panalangin mula kay Ma'am si Joanne. At sana nga po dito sa ating Praying Moms at Heart ay samahan po kami dahil ito po ang kakambal na atin pong ginagawa na dagdag po para tunay na mahubog ang ating mga pusong ina. Mami Joanne? Salamat Panginoon sa hapon ito Panginoon na akin po Panginoon dadalangin ang mga kananayan Panginoon. Dalangin ko Panginoon o God Lord sa bawat isa Panginoon o God Lord na nawa patuloy Panginoon magkaroon ng intimate relationship Panginoon o God at deeper understanding Panginoon o God Lord sa inyong mga salita. Dalangin ko Panginoon o God Lord na patuloy po sila Panginoon o God Lord na magtiwala sa inyo Panginoon o God Lord at patuloy Panginoon kayo po ang kanila maging sandigan Panginoon o God Lord upang patuloy na maiayos Panginoon o God Lord ang kanilang sa bahayan, Lord. Kaya hindi po, Panginoon, God, Lord, ang kanilang mga anak, Panginoon, dalangin po, Panginoon, na patuloy niyo ibahin ang kanilang mga focus, Panginoon, God, Lord, instead, Panginoon, sa mga gadgets, Lord, patuloy sila, Panginoon, magkaroon ng kauhawan sa iyong mga salita at ang mga batang ito, Panginoon, God, Lord, ay patuloy po, Panginoon, God, Lord, magkaroon ng personal encounter sa inyo, Panginoon, God, at patuloy, Panginoon, madala sa inyong harapan, Panginoon, God, Lord. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy niyo po sila magamit, Panginoon, sa inyong banal na upasan, Panginoon, God. Dalangin ko rin po, Panginoon God Lord, ang mga NGOs, Panginoon God Lord, patuloy niyo po silang tulungan, Panginoon God Lord, patuloy niyo silang bigyan, Panginoon God Lord, ng kalakasan, Panginoon God Lord, ng pasanin, Panginoon God Lord, sa mga bata, Panginoon God Lord, na wala na pong tahanan, wala pong mga magulang, Lord, patuloy, Panginoon God Lord, na ang Panginoon God, ang pag-ibig, Panginoon God Lord, ang patuloy naman na iksa kanila, Panginoon, patuloy silang bigyan, Panginoon God Lord, financially, Panginoon God, ang provision, Panginoon God Lord, patuloy silang pagpalain, Panginoon God Lord, gayon din po, Panginoon, tinataas ko po sa inyo si Mami Bessie, Panginoon, nawa patuloy niyong pagpalain, Panginoon God Lord, ang aming Mami Bessie, Panginoon God Lord, patuloy siyang bigyan ng kalakasan na nagmumula sa inyo, wisdom na nagmumula sa inyo, pang patuloy, Panginoon, madala ang mga kananayan, mga kababaihan, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon God Lord, patuloy niyong pagpalain, ang Moms at Heart, Panginoon, patuloy pa po itong lumawak, Panginoon, salamat, Lord, patuloy kong binabalik sa inyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po kayo po ba ay aming nakasama o kaya ay nakinig kayo sa pamamagitan po ng iba't ibang mga pamamaraan. FEBC Radio TV, Moms at Heart na Facebook o di kaya naman po nakinig sa 702-DZAS-AM1. Datang yan made available dahil sa ating pong pagiging miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mami Bessie Rios po, para sa Moms at Heart, mag-iwan sa inyo ng isang wish. Masigla, masaya at tunay namang pinagpala ang